Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Ramdam pa rin ng mga taga-Zamboanga ang epekto ng bakbakan sa pagitan ng militar at Moro National Liberation Front o MNLF Misuari Faction noong isang taon. Abangan ang iba pang detalye kaugnay sa balitang yan, maya-maya lamang. Nasaan na ang pagbigat ng trapiko ngayong araw dahil sa pagbubukas ng 24-hour last mile route para sa mga truck na papasok at papalabas ng Pantalan. Ang MMDA magbubukas na ng mga counterflow lanes sakaling lumala ang usad ng trapiko. May ulat on the spot si Mav Gonzalez. Mav? Simula na nga ngayong araw itong last mile route para sa mga trakya, para sa mga motorista. Asahan na raw po ang pagbigat ng daloy ng trapiko sa mga lugar na dadaanan nito. Para ito dito sa Port de Congestion, no, Chino, nagbukas ng 24-hour last mile route para sa mga truck papasok nga at palabas ng port. Ang ibig sabihin nito, pwede na sila bumiyahe kahit sa loob ng truck ban hours basta't meron silang kargamento. Binigay ng MMDA ng special truck lane pass sticker at pininturahan ng mga truck na papayagan sa last mile route. Dalawang linggo ang permit na ito. Nasa 700 hanggang 900 trucks ang inaasahang dadaan sa mga last mile routes. Para sa mga truck galing ng NLEX, ang trade route po ninyo ay sa A. Bonifacio, diretsyong C3, R10, papasok ng Pierre. Kung galing naman ng Cavitex, diretsyo na ito ng Ross Boulevard, papasok ng Pierre. Para naman sa mga truck galing ng SLEX, dadaan niya ng Osmeña Highway, Quirino Avenue, Rojas Boulevard hanggang makarating ng Pierre. Kahit naman may last mile sticker, hindi pa rin po pwede dumaan ang mga truck sa EDSA, Katipunan, Ortigas, España Avenue, Recto at Taft Avenue. Ayon kay Secretary Jose Rene Almendras, short-term plan lang naman ito para ma-decongest ang Manila Port at makapagbigay ng espasyo sa mga cargo na darating dito ngayong burn months. Di pa naman nakaka-apekto ngayon, Chino, sa traffic ang last mile route. Mula kaninang umaga, maluwag ang northbound at southbound lanes ng Balintawak. Mabilis din ang daloy ng trapiko hanggang doon sa loob ng NLEX. Wala rin pila sa toll gate. Gayunpaman, handa naman daw ang MMDA na magbukas ng counterflow lanes sakaling magkaroon ng build-up sa trapiko. Sa ngayon, Chino, makikita nyo nga, no, dito sa area ng Balintawak hanggang sa A. Bonifacio, maluwag pa rin ang daloy ng trapiko. Pero meron ng trapiko sa inilagay dyan yung mga tauhan ng MMDA at NLEX. Kanina pa yung alas 8 ng umaga, dapat yan magiging counterflow lane sakaling magbigat yung daloy ng trapiko galing sa southbound. Dito sila padadaanin. Pero mula kaninang umaga, Chino, wala pang dumadaan dyan dahil nga maluwag yung daloy ng trapiko. Chino? Maraming salamat, Mav Gonzalez.